The mayor of Marikina City against the national government's order not to announce the vaccine brands that will be used by local governments. Marcelino Teodoro says inoculations should be transparent and those getting the jabs should know what vaccines they're getting. He believes the problem is not about brand preference. Binibigay nating ano consent, uri na consent ay yung tinatawag na informed consent. Ibig sabihin, dapat may transparency at may disclosure kung anong bakuna yung gagamitin at bahagi kasi nito yung efficacy at safety ng bakuna na gagamitin. Kaya mahalaga na alam ng ating mga mamamayan kung anong uri ng bakuna ang gagamitin sa kanila. Pero pinapaliwanag din natin na ang pinakamahalaga at pinakamagaling na bakuna ay kung ano yung available at ano yung maisasaksak na sa iyo. Lahat naman yan kasi lahat naman yan ay ligtas at epektibo naman. The Interior Department has ordered local government units not to announce the brand of vaccines they will administer. Secretary Eduardo Año says this is to avoid overcrowding and long lines in vaccination sites due to brand preference. He also reminds the public all vaccines approved by the Food and Drug Administration are safe and effective. The Health Department backs the DILG's move. Ang nangyari po kasi for these past days, nung nag-announce po yung ibang LGU about a specific brand of vaccines, dinagsa po at talagang nag-crowd po ang mga tao na napakadelikado po talaga niyan. Pangalawa po, parang nagkaroon po ng pagkaroon ng focus at saka nakita talaga na yun ang gusto nilang bakuna, which is very wrong. Kasi po, hindi naman po ganun kadami yung supply natin ng ganyang bakuna. Pangalawa, katulad nga ng sinasabi namin, lahat po ng bakuna na yan, pantay-pantay yan, pag binigay sa atin, ito'y magiging epektibo pa rin sa atin. The Health Department admits the Philippines may not achieve herd immunity against COVID-19 this year. Health Undersecretary Mirna Kabotahe is hopeful the country could reach that target by January 2022. She says the new projection is due to possible delays in vaccine deliveries, especially those coming from coronavirus-ravaged India. Pero alam naman natin, nagkakaroon tayo ng problema sa supply, no? Dahil sa India, meron tayong mga agreements with India, pero dahil nga sa nangyayari sa kanila, tapos yung ibang nangyayari sa buong mundo, we may not be able to get the supplies that we have negotiated. So, pinofocus naman natin dito sa NCR Plus. Kabotahe earlier said localized herd immunity can still be achieved by November this year in Metro Manila and other high-risk areas prioritized in the country's inoculation program. The Philippines aims to vaccinate at least 50 million people against COVID-19 this year. So far, over 786,000 people in the country have been fully vaccinated, while 2.5 million have received their first dose. The Philippines almost complete with its preparations for the World Health Organization's Solidarity Vaccine Trials. Dr. Jaime Montoya from the Science and Technology Department says Philippine authorities already met with WHO officials in Geneva to discuss the deployment of equipment and healthcare workers for the trials. They will be held in areas with high numbers of COVID-19 cases. He notes at least two COVID-19 vaccines will be studied. Malaki po ang benepisyo nito. Unang-una po, dahil po ang mga clinical trials na ito ay gagawin sa ating bansa, magkakaroon po tayo na tinatawag na local data o karanasan ng mga Pilipino at yung po ang magiging basihan para malaman natin kung alin po ang pinaka-epektibo at pinakaligtas na bakuna na naaangkop o nababagay sa mga Pilipino. Bukod pa dito, makikita po natin ang mga long-term effects o yung pangmatagalang epekto ng bakuna, gano'ng katagal po yung mga antibodies na ma-stimulate nila, at pati na rin po yung safety data at yung posibleng mga side effects na pangmatagalan dahil po hindi tayo kasama doon sa ibang mga naunang clinical trials na isinginawa sa ibang bansa.